Hello po guys, magbibigay lang po ako ng tips base sa aking experience sa pag-aalaga ng 45 days. Unang-una, ang gamit ko pong ilaw ay, ito po natin dito, 60 watts. Pag po ay isandaan ang alaga nyo, magdagdag po kayo ng 60 watts kasi tulad po ngayon, malamig ang panahon, malamig, may mainit, kailangan ho timplahin yung init temperature para sa sisiu po. Yan. Kapag naman po yun, pag kukunti, kailangan bawasan ng ilaw. Yan po, tulad po ngayon, ang alaga ko ay 40 pieces na 45 days. Kaya ang nilagay kong ilaw ay 60 watts. Kasi ngayon, yung November, December, malamig yung panahon, kailangan ay tamang temperature. Dapat di sila lamigin, hindi rin dapat sobrang init, kailangan nakatamtaman lang. Talagang dapat ay balanse ang kanyang init para hindi sila mamatay. Kasi pag sobrang init naman, naliligo sila. Yan, masama din yan. Magkakaroon ng sakit, sipon. Yan, yun ang sinasanhin na pagkamatay, sipon. Kapag naman na sobrang lamig naman, yun, nagdadagana naman sila. May tendency naman na mapigilay, saka yun. Maghina, kakabanggaan, yan. Kaya yung iba, nababansot, napipilay, yan. Kaya ako, gamit ko lagi 60 watts, yan. Saka minsan, nagre-reserve ako ng 40 watts kasi habang tumatagal, day 1 to day 3, 4, yan, medyo ano na yun eh. Malalaki na sila, medyo kailangan bawasan na ng ilaw. Kaya pag ang gamit ko ay darawang 60 watts, pagdating ng isang linggo, nagbabawas ako, ginagawa ko ng 40 at 60 watts kasi para mabawasan yung init kasi baka yun din kasi nagsasanhi ng pagkabansot ng mga sisiw. Kaya yan, at yun, magbibigay naman ako ng tips sa aking pinapainom bago dumating ang sisiw. Unang-una, bago dumating ang sisiw, nagre-ready ako. Yun, ang aking sahig ay dyaryo, yan gamit ko. Karton, dyaryo, yan. Kasi, mas maganda kasi sa unang-una kasi, mas maganda ang dyaryo at karton. Kasi, unang-una, ang sisiw, hindi pa yan marunong tumuka. Kailangan pa natin turuan yan. Kaya, ang ginagawa ko, karton muna. Pagka karton muna, yung setup ko, kailangan palibot. Iligyan ko ng plastic cover hanggang baba para pagdating ng first week, pwede ko natanggalin yung sa pinya at para hindi sila lamigin, hindi takip yung ilalim. Susunod naman, bago dumating ang sisiw, kayo, ang gagawin mo muna, huwag mo muna papainumin mga 15 minutes or 20, depende, 25, huwag mo muna papainumin sila kasi stress pa yan eh. Medyo iba pa ang pakiramdam ng mga sisiw. So, unang-una, yan, dumating na 20 minutes na to 30 minutes na hindi pa sila nainom. Pwede nyo silang bigyan ng tubig na may asukal. Yun ang ginagawa ko kasi yun nga, nakakatanggal ng stress. Yun, stress siya, nakatanggal. Mga siguro, wala pang yun, nakakainom na sila. Mga 2 hours or 3 hours, pinapagtango na. Ang nialagay ko naman po ito. Itong RX Bistrep BK powder solution powder Streptom Silin, yan. Ito po yung mga sangkap niya. Testosilin, Penosmetly, Penicillin plus Vitamins, yan. Ito po ay pinapainom ko 1 week sa mga sisiw. Ito po kasi nakakaganda ng immune system nila. Yung sa aking observation, yung observation ko sa aking experience, yan. Maganda talaga to. Maganda, masisiglang mga sisiw, yan. Sa pagtitimpla ko po niyan, sa unang araw, yun po, 1 teaspoon ang ginagamit ko. Ang tubig po, ganito, kalahati lang. Ang tubig po ay kalahati lang po, yan, nakikita nyo. Kalahati lang.
ang 1 liter ho ito eh. Yan. Kalahati po nito. Tapos teaspoon nyo na yan, lagay ko. Ang aking sukatan, teaspoon. Tapos sa susunod na araw po yung bawas lang ng konti. Hanggang dumating ng 1 week. Yun. Konting bawas lang po kasi obserbahan nyo din po kasi baka naman sumobarang tapang, sumobarang naman ng tabang. Di ba? Eh bata pa naman po. Kaya yan. Ayan po ang aking pangalawang step na ginagawa sa pagpapainom ng sisiyo. Next naman po ay ito po. Pagdating ng 1 week, patapos ng 1 week, susunod na araw naman po ay ika-8 araw. Ito naman po ang aking pinapainom. Bitmint Pro. Ito po ay sa experience ay napakaganda ng immune system talaga nila. Mabilis, matakaw, kumain, mabilis lumaki. Talagang siksik ang laman. Ito po. Yan, Bitmint Pro Water Soluble Powder. Immunity Enhancer, Energy Enhancer, Anti-Stress Enhancer din siya. Digestion Enhancer, Growth Enhancer. Yan, Bitmint Pro. Ganito rin po ang aking setup. Ano? Dahil medyo matatakom na sa pagkain ng 1 week. Kaya medyo kailangan. Ganun din ho. Ang pagtitimpla ko niyan, 1 teaspoon din ho. Ginagawa ko. 1 teaspoon. Ginagawa ko siya sa, ayan, isang puno ho ng 1 liter na ho. Ginagawa ko dyan pagtitimpla. Dahil medyo malalaki na yung sisiyo natin. Saka, tips lang po ano, mas maganda ho sa mga sisiyo na every 4 hours mapaparit po kayo ng vitamins ho. Paparit po kayo para ho kasi ho may tendency po kasi na mapanis pag nasobra naman ho ng tagal, masama po yun sa sisiyo. Pwede po mo ikamatay yun, babago yung kanyang lang immune system. Kaya ginagawa ko ganun ho. Pag naman ho kayo yun, talagang gusto nyong mabilis lumaki ang mga sisiw nyo. Yun, bombahin nyo ho ng vitamins. Kaso nga lang ho, sa aking observation, pag binabombahin nyo sila ng vitamins, tinatapon lang ho nila, iniihi lang ho nila. Makikita nyo, basang-basa yung ipot nila, sahig nila, basang-basa. Kasi tinatapon lang nila, nauumay sila. Kaya ang ginagawa ko po ay arsenic ho, vitamins, tapos after 4 hours, pagpapalit naman po ako, tubig naman po, ang ginagawa ko, arternate lang ho yun, tapos, doon lang ang ginagawa ko, arternate lang ko talaga, kasi para hindi ho magsawa yung sisiyo, maganda pa rin po yung kanilang, hindi ho maumay, kaya ganun ho ang ginagawa. Dire-diretso lang ho yun, obserbahan lang ho, huwag nyo nga hayaan ng sisiyo nyo ilamigin. Dahil masama ho yan. Talagang mababansot ang mga sisiw nyo. Kahit kano kaganda ang quality ng sisiw nyo. Kung nialamig naman ho, talagang mababansot mo naman. Talagang masama ho yan. Maraming salamat po. Happy farming po.